Isinusulong ng Commission on Higher Education ang pagkakaroon ng clustered vaccination sa mga universidad at kolehiyo. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera, ito ay para mas mapabilis ang bakunahan at mas mapadali ang monitoring at pagre-record ng mga estudyanteng babakunahan kontra sa COVID. Sa ilalim ng clustering, maaaring magpabakuna ang mga estudyante at school personnel sa pinakamalapit na school-based na vaccination site sa halip na pumila sa bakunahan ng LGUs. Sa ngayon, may mahigit 160 na higher education institutions na nagsisilbing vaccination site. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagbibigay opsyon sa kababaihang panatilihin ang kanilang maiden name matapos ikasal. Nakakuha ng 227 boto sa Kamara ang House Bill 10459 na nag-aamyenda sa Article 370 ng New Civil Code of the Philippines. Sa ilalim nito, maaari nang mamili ang mga babae kung gagamitin ang apelyido ng mapapangasawa o pananatilihin ang kanilang maiden surname. Layunin ng panukalang isulong ang pantay na karapatan ng kababaihan sa lipunan. Nakatakdang isumite ng Kamara sa Senado ang House Bill para sa approval. Para sa iba pang mainit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jackie Pascual. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Mga balitang tutok pa lang sa maghapon, ihahain. Mga isyong dikit sa taong bayan, tatalakayin. Tinig ng sambayanan, pupulsuhan. Ang morning habit na inyong kagigiliwan, aarangkada na! On the spot! On the spot! Good morning! Good morning mga kapamilya, ikalawang araw na po ng buwan ng Disyembre. Oras po natin, 6 minuto na makalipas ang alas 9 na umaga. Naku, paring Danny, medyo papaspasan natin ha, ating pagpasok sa mga on the spot. Yes, maraming balita. Oo. Yes, maraming balita. Lalong-lalo na dyan sa kabundukan mo sa California. Ha? Dahil yun ang uunahin natin mamaya. Ay sus, talagang hindi po mapipigilan ang pagkalat po ng Omicron. Ha? Dahil nakapasok na nga po yung unang kaso identified na Omicron variant dyan po sa Amerika at nandyan pa mismo sa kabundukan po ni paring Danny. Mamaya po kukunin natin detalye yes, natin. Yes, so ha? Po tayo update mamaya. Oo. Wala po yan sa ating gwapong-gwapo, poging-pogi ng North America News Bureau Chief. Napangiti ituloy si TJ. You know, grabe oh. Sige, mamaya ha. Kukunin natin detalye mula kay TJ Manotok. Pero bago po yun, ha, mga kapamilya, paalala lang po ay ngayong araw na ito ay meron po tayong segment na pinamagatang Vax Lang To. At dito po sa segment na ito ay sasagutin po ng isang panauhin na medical expert yung mga katanungan po ng ating mga kapamilya. Patungkol po yan ha, sa mga booster shots na maaaring ibigay na po sa mga seniors at sa mga tao may comorbidities. At syempre po, ang mga katanungan ng mga tao patungkol sa Omicron variant, paring Danny. Mm-hmm. Siyempre, oo. Gusto kasi natin malaman dahil kung pumasok na sa California, eh baka may problema na naman dyan sa travel restriction na naman, di ba? Alam mo naman, marami nang gagaling ng Amerika, lalo na sa California. Yep. And yep. Palapit pa naman yung Pasko. So mamaya, alamin natin sa ating North America News Bureau Chief. Oo. Yes, so mga kapamilya, kung meron nga po kayo mga katanungan tungkol nga po dito sa kumakalat na Omicron COVID variant, at siyempre po, ano, yung ilan po sa inyo ay medyo sabik na magkaroon ng dagdag na proteksyon laban sa COVID sa pamamagitan po ng booster shots, eh maaaring nyo po ipadala ang inyong mga tanong, ay habol nyo po ah, sa Teleradyo Space React Space ang inyong tanong at ang inyong pangalan. Ipadala po yan sa 2366. Parang gani sa apa. Siyempre, pwede rin po kayo mag-post sa Facebook page natin at Twitter ng Teleradyo. So maya-maya po ah, ay makakapanayan po natin si Dr. Ron Jean Sulante, isa po siyang infectious diseases expert
At siya po ang sasagot po sa ilang pong mga katanungan na ipinadala ng ating mga kapamilya. At siyempre sa ngayong umaga ay hindi po mawawala yung mismong kulitan question natin dito sa On The Spot. At pinahayag nga po ng Google, ang Philippine Office po ng Google, na hindi po sila tatanggap muna ng mga political advertisements. Ito po ay magsisimula po sa February 8, yung po ang official start ng campaign ng mga national candidates, at tatagal po ito hanggang sa mismong araw ng halalan, May 9, 2022. So ano nga po ang ibig sabihin kaya nito para sa mga kumakandidato, lalong-lalo na sa mga presidential at vice presidential race, na hindi pa sila pwedeng makapag-advertise simula sa February 8 sa anumang platforms ng Google. So parang Danny, mahalaga yan dahil siyempre ang sabi nga nila, social media will be the battleground para sa mga kandidato this coming election. So mga kapamilya, padala niyo po ang inyong mga mensahe, komento, tanong o suggestion sa ating pong call it and question sa Teleradyo Space, React Space. Ang inyong mensahe, pangalan at lugar, ipadala po yan sa 2366. Paring Danny. Siyempre, pwede rin po kayong mag-comment sa ating live streaming sa Facebook po at YouTube. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga On The Spotter. Alright, so parang Danny, dahil sa isang kalabit lang, makakalabit mo na si TJ dyan mismo sa tabi mo, ikaw na mag-intro sa kanya. Kanina pa nakaabang to sa Zoom at talagang interested ako malaman kung saan parte ng California dahil nga may report na po na meron na nakapasok na Omicron variant dyan sa California. At ang report nila ay dadalhin walang iba kundi si North America News Bureau Chief TJ Manotto. TJ, good evening dito sa California. Good morning, Tony. Good evening, Kuya Danny, dyan sa Southern California. At good evening mula dito sa San Francisco, California, kung saan. And salaman kami ng balita ngayon, headline na headline. Dahil nga na nabanggit ninyo, ang unang confirmed case ng isang individual na positibo sa coronavirus dulot ng Omicron variant ay natagpuan dito mismo sa San Francisco, California. Yun ang inanunsyo ng local at maging national officials kanina umaga na mula sa University of California, San Francisco, doon nila nakumpirma ang particular na variant strain na nagmula ito sa normal na testing. No? Maraming nagpapatest dito ng mga grupo. Yung color testing program, ay sabi nga nila, within 30 hours, na-identify nila kaagad na Omicron variant ito. At sabi nga nila, itong individual na ito ay nanggaling sa South Africa. Dumating dito sa San Francisco ng November 22, medyo nakaramdam ng sintomas kaya't nagpa-test. Noong November 29, lumabas yung kanyang positive test. Ang impormasyon na nailabas so far pa lang ay fully vaccinated itong individual na ito ng Moderna, pero hindi pa raw siya nabibigyan ng booster vaccine. Kaya't kaninang umaga, doon sa White House press briefing na pinungunahan ni Dr. Anthony Fauci, ang chief medical advisor ng White House, talagang ang binabomba nila ngayon ang importansya ng pagbabakuna at ang importansya ng pag-booster shot. Dahil sabi nga nila, kung ang individual ay June pa lang, kung June ang kanilang second shot, pwede na silang magpa-booster ngayon pa lang. At talagang hinihikayat nilang lahat na magpa-booster na. Kasi sa ngayon, habang medyo kulang-kulang pa ang formal na impormasyon ukol sa threat nga ng Omicron variant nga, no? Ang pinakamagandang depensa daw, syempre, ay ang pagiging bakunado at pagkaka-booster. Danny, Tony, matagal na natin ito pinag-uusapan. Marami pa rin dito ang vaccine hesitant. Dito sa Amerika, mayroong mga takot sa vaccine, mayroong mga naniniwala sa mga fake news. Ang kabuuan nila, ang tansya ng federal government, nasa 60 million. 60 million pa mga Amerikano ang hindi pa nababakunahan. Wow. Hindi dahil sa kakulangan, hindi dahil sa kawalan ng access, dahil po ito sa kanilang personal choice. So yan ang ikinakakaba ngayon ng mga officials. Kaya talagang tinutulak nila na magpa-vaccinate na kayo at sa mga meron ng vaccines ay magpa-booster na kayo para lalong madepensahan ang pagpasok nitong Omicron variant na alam naman nila, aminado sila, kahit nag-ban sila ng flights mula sa South Africa at ibang mga bansa kalapit dito, si President Joe Biden mismo nagsabi, this will only delay, it will not stop the Omicron variant from coming to the US. Danny, Tony.
TJ, tanong ko lang, yung itong kaso na nakapasok diyan sa San Francisco, kamusta naman yung ano niya, lagay niya? Contained na siya, nasa isang ospital. Paano ang ano niya, ang kalagayan? Dahil sabi mo, wala pa siyang booster siya. Actually, ang sabi nila kanina umaga, naka-self-isolate lang siya at very mild symptoms ang pinapakita niya so far. Ang magandang balita dyan, tinest na daw ang lahat ng kanyang close contacts na naging kalapit niya within the last week. Kasi remember, November 22 siya pumasok, November 29 siya na-test na positive. So in those 7 days, meron siyang mga nakahalibilo, mga close contacts, kaibigan, kamag-anak, whatever. Lahat naman doon sila na-inform at na-test na, at so far lahat negative. So far, wala pang patunay na naipapasa niya ito sa iba, no? So yun pa lang ang kahit paano magandang balita sa kanyang kondisyon. Pero sabi naman nga ng mga federal health officials gaya ni Dr. Fauci, hindi na maiwasan eh. Talagang alam nilang darating at papasok itong Omicron variant. Kaya ang kanilang best line of defense, hindi yung border ng bansa, kundi ang border ng katawan. Kahit papaano, gusto na bakunado, boosted, mag-mask parate. Kung pupunta na kayo sa mga indoor venues, kahit na yung iba mga syudad, iba mga state, iba-iba mga patakaran, may maluluwag, may masihigpit, advice pa rin nila. All the health protections, health protocols, mask up, social distance pa rin ang pinakamagandang depensa, anumang variant man daw yan ng coronavirus. Huling follow-up lang, ha, partner. TJ, ibig sabihin, di ba, alam ko may report na pinagbabawal ngayon lahat ng biyahe papasok ng Amerika galing ng South Africa. Ganun pa rin hanggang ngayon? Yes, ganun pa rin. No? Hindi pa rin nagbabago yan. Pero remember, ang announcement nito ay a few weeks away from the changes na nangyari sa Amerika dahil nung, I think, first week of November, I forget the exact date, doon nila binago yung patakaran ng foreign travel. Kung papasok ka ng bansa sa Amerika, kailangan hindi lang meron kang negative test, kundi kailangan fully vaccinated ka na. Yeah. Bawal dito pumasok sa Amerika ang hindi double vaccinated. Hindi pa pwedeng isa lang, hindi pa pwedeng kakavaccine mo lang ng pangalawa, pero hindi pa lumipas yung dalawa o tatlong linggo. So kahit papaano, yung patakaran na yun, isang level of defense yun sa kanila. No? Kasi imagine mo naman, Kuya Danny, Tony, they have about 45,000 flights daily across America. Wow. Hindi natin maitimpla kung ilan yung international and domestic. 2.9 million air travelers daily. Hindi yan gaya ng Hong Kong, Singapore o kahit Pilipinas na pwedeng lagyan ng border na hotel quarantine kayo lahat. Ang dami niyan, mauubos ang hotel. Pag pina-quarantine nila lahat yan. So ang abiso talaga nila, self-quarantine, self-monitor. No? And syempre, yun nga, all foreign travelers must be fully vaccinated. So kahit pa paano, nagagawa na nila yung kanilang pwedeng gawin para madepensa ng pagpasok ng mga variant, mga bagong cases. Pero aminado rin sila na hindi ito bulletproof ka nga. Darating at darating din yan. Okay. Kaya siguro ang susunod na itatanong dito naman sa atin, no, sa Pilipinas, ay kung yung travel restrictions na ipinatutupad ngayon, ano, sa 14 na bansa, including Hong Kong, ay palalawakin pa nila para isali na rin, pati ang Amerika, dahil hindi nga natin masabi, no, sabi delaying the inevitable, talagang makakapasok at makakapasok si Omicron. Pero wag naman, wag naman. Kasi ang mangyayari dyan, paring Danny, no, iisipin na naman ng mga otoridad dito sa Pilipinas, naku, meron nang na-detect dun pa naman sa California na napakaraming Filipino-American communities. Ito na naman yung reaction ng mga otoridad dito, kailangan nating maghigpit. Naku, yung mga Pilipino galing Amerika, kailangan yan, mas mahigpit na quarantine, yung testing. Actually, yun yung dahilan nila kung bakit na palaging nanatili yung Amerika sa yellow list. Eh. Never kami nakapasok sa green list. Dahil nga daw, meron kaming Delta variant na kalat sa Amerika. Yeah, so yeah. Ngayon, ang magiging maaring kung yun parang logic nila, maaring nga, Tony, no, na isama yun sa ban at masakit yan sa napakaraming Pilipinong malak umuwi ngayon. Ang dami kong kilala na na-excite na umuwi dahil na-clean na ng 3 days na lang yung quarantine natin, di ba? Yes. Yung fully vaccinated yung traveler. So ngayon, lalo sila mapapaisip kung babalik na naman yan sa 2 weeks quarantine or kung magkaroon nga ng all-out ban. That's what we have to wait for during the day, paring Danny. Babalitaan kita. Pero ang sabi ko nga, ang lagi kong extra kay paring Danny after On The Spot, see you in 2025. Hindi, kasi alam mo, partner, kasi gusto ko lang idagdag, no? Oo, marami kasi akong kilala, partner, na uuwi talaga itong December. Alam mo, ang worry nila, kasi di ba gusto ng mga health sector dito sa Pilipinas na idagdagan ng at least to 5 days na yung quarantine?
So magbabago yung kanilang pinalano na ibig sabihin 3 days lang yung kanilang yung hotel quarantine. Oh. So sabi nila pag nagpa-rebook sila baka mas mahal pa ka daw yung hotel nila kaysa doon sa rebooking fee. Sa bahay, oh. Oh. Maraming factors, oh. Yung dagdag gastos syempre pag nag-adjust ka ng itinerary. Dumami ang oras, oh, araw. Oh. Anyway, sige. So TJ, thank you, ha. Thank you sa alita mo kami, TJ. Thank you. Thank you. All right. Sige, yan po ang ating American News Bureau Chief, si TJ Manotok, dyan mismo sa California kung saan po na-detect yung unang kaso ng Omicron variant sa mismong United States of America. Okay, sige, parang Danny, balik tayo dito sa Pilipinas, ha. Dito naman sa lalawigan ng Batangas ay patuloy daw ang dami ng mga gusto nang magpabakuna. At yan po ang detalye iahatid sa atin ng ating on-the-spotter, si Dennis Datu. Maganda umaga, Dennis! Magandang umaga, Tony, at Manong Danny. Patuloy na nakukumbinsi ang maraming mga Batanggenyo na magpabakuna na kontra sa COVID-19. Ayon sa Batangas Provincial Health Office, marami nang nakumbinsi na magpabakuna dahil sa takot sa bagong variant ng COVID-19. Nasa 2,175,000 ang target na populasyon na mabakunahan sa Batangas, pero ngayon ay nasa 67% na ang may first dose at 47% ang fully vaccinated. Dahil naman sa patuloy na pagbaba ng mga may COVID-19 sa Batangas, isang quarantine facility na lamang ng Opland Kalinga Temporary Treatment and Monitoring Facility ang nananatiling bukas. Marami na po nagsara ng quarantine facility, ano, especially dito sa mga Opland Kalinga natin. Yung iba nagsara na. Yung iba naman meron lang tayong maintain. Kasi talagang ngayon po kasi ang Batangas, ang new case natin kahapon is 15 lang eh. Opo, pero active case natin na 600 plus pa rin. Pero everyday naman is may nakaka-recover. So hindi na siya ganun ka-toxic. So even sa mga hospitals po natin, maluag ngayon. Yan si Dr. Rose Vilinda Osaita, ang Provincial Health Officer ng Batangas. Sa kabila nito, pinaghahandaan na rin ng Batangas ang Omicron variant. Tony and Danny. All right, thank you so much, ha. Dennis, thank Datu, you, Dennis. Mula po sa Batangas. Thank you. Oo, si thank you si Manong Dennis, ha. Anyway, punta naman tayo dito sa report ng ating pangatlong on the spotter, mga LGU daw may kanya-kanya ng contingency plan sa nangyayaring pagputok ng Mount Pinatubo. Paalala sa publiko, huwag na magpanik. At nasa Zoom ang ating kasamang si Gracie Rutao. Good morning, Gracie. Payapayabak, Tony at Danny, walang dapat ikabahala dahil nananatili pa rin sa Alert Level 0 ang Mount Pinatubo. Ayon yan mismo kay Undersecretary Renato Soledum ng FIVOX. Nabulabog kasi ang marami sa plume na nakita ng Himawari 8 satellite at iniulat ng Tokyo Volcanic Ash Advisory Center. Pero ang sanhi nito ayon sa FIVOX ay phreatic eruption. Yung phreatic eruption na yan ay galing sa shallow process. Ibig sabihin, hydrothermal process, pagpapakulo ng tubig. Pagpapakulo ng tubig, ibig sabihin, wala relasyon sa magma na galing sa ilalim. So wala pa pong umakit na magma. Kahapon nagpatawag ng emergency meeting ang provincial government ng Zambales para mapag-usapan ng mga contingency plans. Ipinagbabawal na ang pagpunta at pagbisita sa Mount Pinatubo. Magtatayo na rin sila ng monitoring center sa iba't ibang bayan na malapit sa Bulkang Pinatubo. We are preparing a contingency for possible evacuation of all Katutubo or indigenous people within the 10-kilometer zone, which is defined by the PhilBorg's safety zone. Kaya ngayon, itong plan natin ngayon ay is more on preemptive action, and we considering that in any planning, we always presume the worst scenario. We are already preparing our actions on how to evacuate those within the site. We have also prepared or we are preparing relief goods for them just in case, and potential resettlement site when this thing will happen. Gayunpaman, pakiusap ni Abnade, huwag munang magpanik. Gusto kong ipaalam sa mga kababayan natin na sa ngayon
Naghahanda tayo, pero wala naman tayo pang dapat ikatakot. Kailangan lang maghanda kasi yung mga hinahanap ng mga eksperto na mga indicators ay wala pa naman. Isa rin ang Pampanga sa mga matinding tinamaan ng pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Pero imbes na matakot, ipasa Diyos na lang ang mga pangyayari. Para yan kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Huwag na kayong matakot. Nakahanda naman po tayo. Pero may awan Diyos, siguro parang natural na lang sa isang bulkan yung nangyayari yung gano'n. Pinadapa din ang lahar at ashfall ng Mount Pinatubo ang masiglang syudad ng Angeles City. Pero para kay Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr., mas maiging pagtuunan ng pansin ngayon ang banta ng COVID-19. Hindi po ito yung panahon na magpanik po tayo kung hindi po uminawan tayo. At ang isipin po natin ngayon, mas importante pong alalahanin natin ngayon, ang COVID-19. Na mas nakakatakot pa po sa ngayong araw na to yung COVID-19 isa sa pagputok po ng Pinatubo dahil marami po tayong mga scientifico na nakatingin po dyan at nagbibigay po ng update sa atin. Tony at Danny, paalala pa ng FEVOX, iwasan muna ang pagpunta sa Mount Pinatubo, particular sa Crater Lake dahil posible pa rin ang hydrothermal explosions o yung tinatawag na phreatic eruptions. Tony at Danny? Ibig sabihin nun, Gracie, yung mga sikat dyan, yung mga all-terrain, ATV, di ba? ATV trail, at saka yung mga hike papunta doon sa crater, bawal muna yon lahat. Ha? Sa ngayon ay dinidiscourage muna ang mga ganong activities dahil nga hindi pa malaman kung gaano kalakas itong mga thermal explosions dito sa Pinatubo. Yeah, no. Yun, kasi yun parang Danny, ang isa sa mga parang naging sikat na negosyo dyan, yung hiking trails, tapos sasakay ka ng all-terrain vehicle, di ba? Alam ko yan. Tsaka yung Lantern Festival, di ba, Gracie? May mga ganyan din dahil magaling sila gumawa ng mga, alam mo na, sa parol, di ba? Sa Pinatubo. Ang kagandahan naman yan, itong malapit sa Pampanga, sa area. Ang parol industry natin dito sa Pampanga ay hindi naman gaanong apektado dito sa mga activities ng Mount Pinatubo. Pero ang kagandahan dito, huwag tayong masyadong mangamba daw dahil wala pa namang magma activity dito sa Pinatubo. Okay. Ayun. Sige. So, mabuti na lang at hindi rin ganun ka lala. Siyempre, yung nangyayaring pagputok dahil pa naman daw weak explosion sana, wala nang sumunod pa na mas malakas na pagputok. Gracie, thank you so much. At salamat po sa lahat na ating mga naging on-the-spotters sa umagang ito. Mula po sa California, ang ating North American News Bureau Chief, si TJ Manoto. Mula po sa Batangas, si Manong Dennis Datu. Siyempre po sa Pampanga, si Gracie Rutao. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga on-the-spotter. Mga kapamilya, magbe-break lamang po kami sandali ni Paring Danny para bigyan daan ng ilang mga mahalagang mensahe na aming pinakamamahal na sponsors. At pagbalik po namin, ay makakapanamin na po natin ang ating panauhin para sa ating segment na Vax Lang To, para siya po ay sumagot sa mga katanungan po ninyo. Patungkol po yan sa mga COVID variant katulad ng Omicron. At syempre po, yung pinaka-interesanting top topic po ng mga tao ngayon ay kung kailangan na po nilang magpa-booster vaccine kontra sa COVID. Kami po ni Paring Danny ay magbabalik sa ilang sandali dito po sa Teleradyo On The Spot! On The Spot! Mabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang ma-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Kaya mag-ready na. Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat niyong gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa Sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali. Sa oras ng programang Sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng Sakto. Dito lang sa nag-iisang Teleradyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021.
Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove house, mag-coastal clean up tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 3, dito sa nag-iisang Teleradyo. Wagi ang weekday merienda mo dito sa Teleradyo. Pates, patamisin inyong mangangiti sa magulong at serbisyo publikong hatid ni na Jim Castaneda at Dr. Luisa sa The Familia Connect. Alas 3, tuwing Miyerkules naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas 2, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag, sa Wonder Pizza. Alas 3, hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Radyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wise equals discarding walang kapares. Mas ni-level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Mga isyu at katanungan ukol sa COVID-19 vaccine ating pag-usapan. Bakuna at pagbabakuna, di dapat katakutan. Vax lang to! And we are back dito po sa Teleradyo On The Spot. Oras po natin, alas 9:30 na po na umaga. Due to insistent public demand, kita mo nga naman, maring daring. Due to insistent public demand, yung pong segment namin pinamagatang Vax Lang To, dito po sa Teleradyo On The Spot, ay minabuti po ng aming mission control at ni Supreme Commander na gawin pong 2 beses muna kada linggo. Sa dami po ng mga katanungan ng mga kapamilya natin patungkol po sa booster shots, at lalong-lalo na dito po sa bagong natuklasan na variant of concern, itong Omicron variant. At para po sumagot sa mga katanungan po ng ating mga kapamilya patungkol po sa COVID vaccination, ay makakapiling po natin ngayon via Zoom, papaya. Siya po ang Chief ng Adult Infectious Diseases at Tropical Medicine Unit sa San Lazaro Hospital. At isa rin po siya na kapiling po o kasama po sa DOST Vaccine Expert Panel. Walang iba kundi si Dr. Ronjean Solante. Doc Ronjean, good morning, Tony and Danny po. Hi, good morning, Tony and Danny. Good morning, Doc. Marami-rami po, ha? Marami-rami po ang mga katanungan ngayong umaga. At dahil po dyan, ay simulan na po natin mula yung tanong ni Kaloy Itores. Ang sabi po ni Kaloy, kung nakapagpa-second dose na po ba ako ng Sinovac noong July 2021, ay pwede na po ba akong magpa-booster shot nitong Disyembre? At ang tanong po niya ay dahil sa alam daw niya ay mabilis bumaba ang efficacy ng Sinovac. July siya nagpabakuna, siguro second dose. Pwede na po ba siya this December? So, Tony, no? Ang guideline kasi natin, hindi tayo pwedeng mag-booster hanggang hindi lalampas ng 6 months. No? And kung kasama siya doon sa vulnerable population, kagaya ng may mga comorbidities at saka yung may mga edad na 65 years old pataas, isa siya sa mga priority sa booster, which is 6 months after. So kung July siya, baka December, January pa yung next booster niya. Kasi July pa siya nakatanggap ng second dose or the last dose of Sinovac. Okay, so hindi talaga pwedeng kahit na one month na lang to go ay unahan na niya. So talagang hintayin niya yung ika-anim na buwan. Yes, kailangan nating anuhin. We have to follow the guideline, no? Kasi talagang yun ang nakikita natin na mas beneficial kaysa yung early. Kasi alam mo, partner, mag-a-apply talaga din sa akin. Kasi alam nyo, Doc, di ba July 2 rin ho yung second ko? Pero sabi naman sa akin itong December, kasi since I'm here in the US, pwede naman yung kasi walang Astra kasi yung akin. Pwede yung Pfizer, pero itong December. So, tingin nyo, still 6 months talaga dapat?
Yes, maski sa US, no, ganun ang guideline din sa US. 6 months ang pinaka minimum na pagitan. Minimum, okay. Pero kapag minimum, 6 months, eh kung lumampas po ng 6 months at siguro ay hindi siya kaagad nakapagpa-booster. Pwede, oh, what pwede. Would be, pwede. Pwede. Pero wag niyong patagalin ng hanggang ilang buwan after your second dose. Sana, pag patong mo ng 6 months, diretso na kayo, pabakuna na kayo. Okay. Sige, so wag niya nang hintayin pang lumagpas yung 6 months. Paring Danny. Oh, okay, ito, next question, Doc. From Evelyn, no, ng Valenzuela City. Sabi niya, maaari po ba dito sa Pilipinas tumanggap ng booster ang aking anak na nasa Kuwait? Pauwi po siya ngayong Pasko. Ano po ang mga dokumento o mga papeles na kailangan niyang isecure at dalhin pauwi ng bansa? Yun. So, yes, pwede naman. No? Tatanggapin naman yan. Basta dalhin lang niya yung vaccination card niya na natanggap niya yung primary vaccine series doon sa ibang bansa. Pero ang siguro, ang tanong ni Ma'am Evelyn, no, Doc Ronjin, kung yung anak niya ay hindi naman senior at baka walang comorbidities, will he be eligible to get the booster shot already or maghihintay pa siya na ma-open to sa general public? Ayun, yun palang kailangan nating malaman, no? Kasi ang, sa ngayon, ang government natin, ang in-open pa lang sa booster shots ay yung A1, yung healthcare workers, A2, uh-huh, yung may 65 years old and above, at saka yung A3. Kaya nga. So yung anak niya, malamang anak ni Ma'am Evelyn, ay baka hindi naman pa ito senior, no? Nagtatrabaho sa Kuwait at kung papasok man siya, babalik siya sa Pilipinas, ang dapat siguro matanong ay may comorbidity ba siya? Dahil kung ganon, pasok siya. Pasok siya doon sa A2 category. At saka 6 months, no? Uli. 6 months uli dapat. From the last shot sa Kuwait na nakuha niya. Na siya. Yes. So, hindi naman sinabi ni Ma'am Evelyn kung kailan yung second dose. Eh. So maliwanag po sana, Ma'am Evelyn, na kailangan mo na malaman yung anak niyo po ba ay wala naman, hindi naman siguro senior, pero kung may comorbidity po siya, kailan po niya natanggap yung second dose niya para kung nandito siya sa Pilipinas, ay pasok pa rin siya doon sa 6-month interval, no? Mula po doon sa second dose. Doc Ronjin, ito pa ho, suki po namin ito sa Teleradio on the Spot, si Mang Virgilio De Deles. Ang sabi ng South African doctors ay iba ang symptoms na nararanasan ng mga tinamaan ng Omicron variant. Ito ay yung pakiramdam na pagod, totoo po ba ito at mas mabubuhay ba ang variant na ito sa isang tropical country tulad natin o sa malalamig na lugar lamang? So dalawa yung tanong niya. Tama daw ba yung symptoms na pinapakita nitong mga Omicron variant at mas nabubuhay daw ba itong Omicron variant sa mainit na klima tulad sa Pilipinas? Yes, no, tama 'yun. Kasi alam mo yung mga naunang natamaan nitong Omicron variant sa South Africa ay mga bata, no, 20 to 30 years old. At alam naman natin pag medyo may bata pa tayo, yung virus na 'yan, ang effect niya will only be mild symptoms. And in fact, nakikita doon na parang very mild, pananakit lang ng katawan, parang pagod. And they didn't even consider it na parang may COVID, but part of their they have to test, so kaya nakitaan doon. So it doesn't mean na mild lang yan, no, kasi kung matamaan yan, medyo may edad na rin, so baka mag-iba din ang sintomas yan, most likely baka maging severe. Yung second question, Doc Ronjin. Yes, ang virus nakikita na natin, no, for almost 2 years now, no, na walang pinipili na weather yan, whether it's cold weather or summer or even in tropical countries, it can thrive, it can survive. Kasi ang importante naman ng virus, once it enters our body, then that makes the virus comfortable. No? So in that sense, doon talaga yung hawaan ng from person to another person is crucial in terms of propagating sa mga infection and transmission. Kaya paring Danny. Sige. Naputol tuloy yung punchline ko. Ikaw talaga, paring Danny. Oh. Sige, go ahead. To borrow a phrase from sumakabilang network na si Kuya Kim, ang virus ay hindi weather lang. Ayun, hindi po, wala pong kinalaman na weather sa virus. Paring Danny, sige, go ahead. Oo, kasi gusto ko lang itanong, Doc, yung pang Omicron ho, nawawala ho ba yung sense of smell mo at saka yung sense of taste, yung panlasa mo? Well, I think kung makikita na natin yung mga additional data, no, coming from the countries na merong ganitong natamaan, we may still see those mga symptoms, no, kasi with Alpha, with Delta, meron din namang mga mangilang-ilan na merong ganun, no, but the way we look at it as it evolved, no,
medyo kumukonti na yung ganong na nawala ng panglasa at walang pangamoy. Okay. Ito naman, Doc, next question galing kay June Salvador. Parang nakakatakot na lumabas na posibilidad na ineffective daw ang current vaccines against the Omicron variant at kailangan pang pag-aralan at kumuha ng bagong vaccine. Dapat ba ganun? Hindi naman siguro. No? Alam naman natin na ang siyensya, pag sinasabi natin may mga mutations, nangangamba din tayo na baka eventually ang mga bakuna hihina ang panglaban sa mga mutated na COVID virus. No? I believe na at this point in time, it's too early to tell kung talaga bang apektado ang mga bakuna. But based on that mutation, I think vaccine will still work. No? And more importantly, will protect us against the more severe infection. That's why ang talaga palagi nating pinapaalala, bakuna, 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 even with these mutations or variants of concern. Kanina parang Danny, pinanood ko sandali yung White House briefing, no? Kung saan ang kanilang Fauci. Kung saan ang pinagsalita nila ay yung top infectious diseases expert na si Dr. Anthony Fauci. At tinanong nga sa kanya, yung bang mga bakuna ngayon na ibinibigay, itinuturok, ay kailangan i-modify, no? I-re-engineer para labanan itong mga bagong variants. Eh, ang sagot niya, so far, as they know, sa pag-aaral nila, basta yung booster, no, can actually increase yung immune response ng tao without necessarily modifying the vaccine to target specific variant. So yun ang malinaw. No? Kahit na anong variant pa yan, basta may bakuna ka and then magpa-booster ka, your immune response will still be able to combat the variants of concern. Tama po ba, Dr. Ronjin? Yes, tama yan, Tony. No? So dugtungan ko lang, no? Why we need the booster? Why we need to maintain that higher antibody level, no? Uh-huh. Nakikita na kasi natin ngayon for COVID virus, we need that higher antibody level, which is a means of blocking the entry of the virus, no? Yung blocking capacity ng virus ng vaccine. In order for us to maintain that, we need a higher antibody level. And by doing the booster, giving the booster, especially the vulnerable population, mas mataas-taas ang maging protection natin, even with this variant of concern. Okay, very good reminder, Dr. Ronjin. Ha? Mula po kay Texter 3001. Ha? Si Texter 3001. Ang tanong po niya, yung po bang mga bata na may history ng Kawasaki, siguro Kawasaki disease to, no? Safe po baka na ibigay sa kanila ang vaccine o magkakaroon kaya ito ng adverse reaction? Yung bata daw po na may Kawasaki ay 12 years old. Ano po ba itong Kawasaki disease, Dr. Ronjin? Ano yan siya? Parang autoimmune na condition, no? Sa mga bata, no? And yes, hindi yan siya contraindication ng bakuna. In fact, mas kailangan nitong mga group of mga bata dahil yung immune response nitong ganitong klaseng population medyo mababa rin, no? Madaling madapuan ng virus. So kailangan mo ng protection in the form of a vaccine. Okay. So sana po, Texter 3001, kung anak nyo nga po itong may Kawasaki, ay safe po na mabakunahan po siya kahit na po siya ay minor de edad dahil kasama pa rin po siya, no, dun sa vaccinations for minors. Tama po? Yes, 12 to 17. Okay, pasok siya doon. Parang Danny. Yeah, partner, ito, alam ko next in line natin si Nona Damian. Correct. Pero, anyway, basahin ko na rin yung tanong ng ating suki na si Nona Damian. Sabi niya, Doc, pwede ho bang magpa-booster shot sa vaccination site dito sa Manila? Kung galing ka sa Quezon City, pwede ho bang mag-walk-in o need pang magpa-register dito sa Manila? Ang alam ko kasi, pag sa booster, you just have to bring your card. During the National Vaccination Day, you just have to bring your card. And you can go to any vaccination center, no? And they can accommodate you. So, on that note, siguro, pwede naman siguro, basta kompleto lang yung mga dokumento mo. So, pwede walk-in, kung sakali, basta booster? O depende sa LGU? Yes. Usually, sa booster naman kasi, pwede naman yan. Dahil ano yan eh, kasama yan doon sa ano na, hindi ka na kailangan pang magpipila. Okay. Partner? Okay, sige. So, tuloy po tayo, Doc Ronjin. Meron pa iba pa mga tanong na natitira. Sa tanong ni Joy Atencio ng Santa Mesa, Manila, ngayon po ba ay pwede ka pong makapamili kung anong brand po ng COVID vaccine ang gusto mong iturok sa'yo
lalo na kung kayo ay merong comorbidity, makakapamili ka po ba? Well, yes, you have that option, but ang nakikita kasi natin ngayon sa setup, kung ano yung available na binibigay sa LGU, halimbawa kung Pfizer or Moderna ang available, yun talaga lang ang mapipili mo. Kasi kung mamimili ka ng iba na wala naman doon sa site na yun, kailangan natin tanggapin kung anong meron doon sa site. So kunwari, siya ay taga, sabi niya, Santa Mesa, Manila, no, Doc Rogin. At yung ibang mga LGU naman ay nag-a-allow ng walk-in, no, whether you're from that locality or not, pwede na lang siya maghanap siguro ng kaibigan na tanongin niya, ano ba meron dyan? Yung vaccine na gusto ko, meron ba dyan? Tapos lipat na lang siya doon. Pwede po ba yun? Pwede rin yun, no? Kaya lang, minsan, hindi mo rin alam kung anong mga bakuna. Kasi kadalasan yan, ang alam mo lang na pag nandun ka na, ito pala yung bakuna na available. Hindi mo pwedeng tanongin or alamin in advance. Mahirap matansya. Baka pagdating mo doon, sasabihin Pfizer, pero pagdating pala doon, Moderna or whatever. So, siguro ang message natin dito, Tony and Danny, no? At this point in time, lahat ng mga recommendation natin sa booster ay talagang may pag-aaral yan na may visa, no? So, whether it's a Pfizer or Moderna, even a Sinovac, no? For those who are given a Sinovac, no? And you want to have the third dose of Sinovac, maganda rin ang immune response ng Sinovac as a third dose. Yeah, si Joy, ang tanong ata ni Joy, hindi pa ata booster eh. Baka nga hindi pa kompleto yung baka ito, first, second dose. Kasali pa lang ito sa vaccination drive na 3 days na susunod. Oo, malamang baka hindi pa booster ito. Anyway, sige, parang Danny. Oo, ito naman, Doc, medyo maganda rin yung concern niya. Si Randy ng Paco, no? Nakagat po ako ng pusa. At katatapos ko lang na maturukan ng anti-rabies vaccine kahapon. Ngayon, naka-schedule ako ng COVID-19 vaccine sa Sabado. Okay lang po ba ito? Natatakot kasi ako sa possible side effects. Yes, no? So palayanin natin ang mga yung mga bakuna kagaya ng rabies, tetanus, no? These are vaccines kasi na talagang napaka-importante, no? Whether you are scheduled for a COVID vaccine or not, kailangan mong matanggap. So on that note, pwede siyang natanggap na yung rabies, pwede rin siya makatanggap ng COVID vaccine na hindi siya dapat mag-alala kung ano man yung adverse reaction because na magkalapit lang yung dalawa. Mm-hmm. So hindi po yan komot, ikaw ay nakagat ng pusa at nagpa-anti-rabies shot ka, ay parang pusa at aso na mag-aaway yung anti-rabies shot at yung COVID vaccine. Tama po, ha, Doc Rogin, ha? Yes, tama. Oh, walang side effect. Oh, hindi mag-aaway na aso at pusa yung mga bakuna sa katawan mo. Alright, si Kay ng Bulacan, ito po ang tanong niya, Doc Rogin, ha? Pwede na po ba ako magpa-second dose sa araw mismo kung sa araw mismo na ako ay babakunahan, masama yung pakiramdam ko? O dapat ba, ipagpaliban ko muna? Ipagpaliban muna natin, no? Kasi dapat wala tayong mga naramdaman kagaya ng lagnat, nananakit sa katawan, ubo, no? During vaccination. So dapat wala kang mga ganong klaseng sintomas. Alright. I-interviewin naman yan muna, di ba, Doc? Bago ka bakunahan. Yes, may screener. Sige. So better wag na muna kayong tumuloy po doon sa vaccination center, ha, Ma'am Kay? Dahil kung masama pakiramdam mo, palipasin mo muna pagpagaling ka muna. Parang Danny? Anyway, itong susunod na nagtatanong, Doc, parang sinagot nyo rin kanina, pero ulitin ko na rin, no? Kailan po, ito galing kay Fanny ng San Pablo, Laguna. Kailan po sisimulan ang booster shot para sa general population? Inip na po kami. Huwag na pong pilitin ang mga ayaw magpapakuna kung mas marami naman ang mga gaya kong interesado at hinihintay na maturukan ng booster shot. Actually, magandang tanong yan. No? So ngayon kasi, ang priority pa nga natin ngayon, yung A1, A2, and A3. Darating din tayo dyan sa general population. Darating din. Hindi ko lang alam kung early January or February next year. Pero ang alam ko, darating tayo dyan. Parang may nakita akong, hindi ko alam kung si Dr. Ramir na Kabutahe yung kinu-quote doon sa report. Pero parang nabanggit ata doon sa report ay within the next couple of days, makapag-de-decision na daw IATF ba o yung National Task Force kung sakaling isama na rin yung general population sa booster shot. So, abangan natin, no? Fanny, kung ano yung magiging balita. Siguro by next week, no? By next week. Bago natin ipasok pa yung mga pinadala survivor, parang Danny, na additional questions, meron ding
pasingit na tanong ang mismong mission control specialist natin. Sige, go ahead. Related po ito doon sa unang tanong na pwede daw ba siyang magpa-booster shot na kaagad kung hindi pa naman daw nakalipas yung anim na buwan after ng second dose. Ang tanong po niya, may masamang epekto daw ho ba kung napaaga yung booster shot mo at hindi mo sinunod yung 6-month interval? Wala naman, no? Ang ano lang doon, kasi sa mga pag-aaral, sa mga data, mas maganda talaga na ang booster binibigay 6 months and above, kumpara doon sa below the 6 months, dahil mas maganda ang antibody response doon sa mga nabakunahan nung 6 months and above compared doon sa hindi pa nakabot ng 6 months. Sige, pero walang masamang epekto. Kumbaga, hindi ka naman biglang magkakasakit o hindi ka naman magkakaroon ng ibang komplikasyon kung napaaga yung booster. Wala naman, pero ganoon pa rin makikita natin yung mga common na mga adverse event doon sa mga bakuna na yun. All right. Paring Danny, next question. Kasi 5 months and a half ako sana 5 months and a half with comorbidities. Tapos natatakot ako sa Omicron, doc. Gusto ko na sana. Yung may mga ganong concern, doc, ha? Mga senior na gusto na nila na mas maaga na para lumakas yung antibody level ng kanilang ano, di ba? Two weeks na lang. Wait 2 weeks more, paring Danny. Anyway, balas-basahin na natin itong additional questions, doc. Mula naman kay Joey ng Legazpi, ano po ba ang nababagay na booster shot sa naturukan ng Johnson & Johnson? At kailan dapat? Okay, so actually, napag-usapan natin yan na yung mga naturukan ng Janssen dapat mabigyan ng bakuna 3 months, no? Within 3 months ang pagitan yan, hindi yung 6 months. No? 6 months, oo. Oh. Pwedeng pangalawang dose ng Janssen or pwede rin Pfizer or Moderna or even AstraZeneca na pwedeng ibigay as a second dose, no? Kumbaga booster. Basta 3 months ang interval after nung single dose Janssen vaccine, no? Okay. Yes. Sige. Si Jomens Zambo. Hindi ko alam kung yun ang apelyido niya o taga Zambo si Jomens. Ang tanong po niya, allergic po siya sa injectable penicillin. Pwede daw po ba siya magpa-COVID vaccine kahit na may allergy siya sa penicillin? Yes, no, kasi wala namang halo doon sa penicillin na nandoon sa mga bakuna natin ngayon. Ang mangyari lang yan dahil meron kang history of allergic reaction, ganun pa rin, obserbahan mga 30 minutes bago pawiin. Okay, so yun lang. Pero hindi naman to again, no, yung sabihin na natin yung kinatatakutan kasi ng mga pamilya natin, yung biglang kakapusin daw sa hininga, paninikip na dibdib, yung ganong klaseng adverse reaction, Doc Ronjin. Yes, hindi yan. No? So, pero ganun pa rin, kailangan din silang obserbahan. At saka itong mga vaccination center, may mga gamot yan sa kaso pag halimbawa merong mga anaphylactic reaction or severe allergic reaction. Or yung biglang tumaas yung blood pressure, di po ba, Doc? Yes, isa yan sa mga common na mga adverse reaction after getting the vaccine. Okay. Paring Danny? Ito naman, tanong ho ni Jenalyn Suarez, Doc. Pwede ho bang magpa-vaccine ang mga bata na naturukan ng Dengvaxia? Pwede ho ba yan? Yes. Sa ngayon, halimbawa, you are part of the minor na pwede nang mabakuna ng COVID. So, regardless kung ano man yung mga bakuna mo noon, pwede. Wala. Hindi siya contraindicated. Okay. All right. Si Mel David Restubog, ang taunang po niya, senior daw po silang dalawa ng mister niya. At kanila pong natanggap na second dose ng AstraZeneca ay noong pong Mayo 26. Ang tanong po niya, ano daw po ba ang magandang booster shot para po sa kanila na may hypertension at may diabetes, pero controlled naman daw yung hypertension at diabetes ng husband ni Ma'am Mel. So ano daw po ang magandang booster para sa kanila? So, AstraZeneca. Oh, kung AstraZeneca sila, in fact, maganda rin ang Astra as the third dose, no? Dahil kung nasanay na sila doon sa dalawang dose, kung wala masyadong reaction, okay na rin makatanggap sila ng third dose as an Astra. Mm-hmm. Then the other options, pwede ring Pfizer or pwede ring Moderna. Okay. Pwedeng Pfizer or Moderna. Paring Danny. Ito naman ho, galing kay Cecilia Cadelina, pwede na po ba ako magpa-booster shot? May 6 po yung
ano, May 6 po yung second dose ko ng Sinovac. Comorbidity at saka diabetic daw. May yun daw yung comorbidity niya, yung diabetic siya. Yes, pwede na siya. Kasama siya doon sa may mga comorbidity. Alright. At ito, paring Danny, sa mismong kabundukan natin sa Quezon City, si Norlitz, ang sabi po niya, okay lang po ba ang first and second dose ay Moderna and then may booster shot ko po ay Pfizer? Yes, pwede lang kasi magka-same platform naman yan. Ayun, sige. So, sana nga po ano, sa lahat po ng mga kapamilya natin na nagpadala ng mga katanungan ngayon, ay nalinawan po kayo ha sa mga sinagot po ni Doc Ron Jean at siyempre, yung mga specific cases po ninyo ha, ay ipinaliwanag naman po ni Doc Ron Jean kung ano po ang mas ligtas na pong gawin. So, yun po, siguro matanong lang din namin ni Paring Danny, dahil nga po dun sa nagkaroon po ng Omicron variant case, unang Omicron variant case na tagpuan po sa Amerika, do you think that it's still advisable na maghigpit din tayo ng ating border controls or quarantine restrictions sa mga travelers coming from the United States? I think ang sundin lang siguro natin, hindi naman siguro travel ban, no? Kasi isang kaso lang yan, no? But we'll have to follow the quarantine procedure, yung 10 days na observahan, 5th day testing. I think that would be appropriate and would be enough rather than restricting travel dito sa atin. Idagdag ko lang kasi ngayon ang existing mo ay 3 days eh, di ba? For fully vaccinated at saka negative ka sa RT-PCR test. Not 5 days, not 5 days. Eh ngayon ho ba gusto niyo rin kasi yung iba ko nakausap namin sa health sector, gusto nila eh dagdagan up to 5 days at least na ngayon, from 3 days to 5 days. Kayo ho ba you share that same opinion? Yes, no. Sa tingin ko kulang yung 3 days, no. So since ngayon, 'di ba, meron tayong 72 hours prior to departure tapos meron tayong test on the third day upon arrival. So siguro mas maganda siguro dagdagan natin para lang at least makasigurado tayo even though na alam natin wala pa tayong Omicron virus variant dito, but the fact na we cannot totally, hindi natin masigurado yan, no, coming from different countries ang potential na source na pwedeng magka Omicron variant tayo dito. And then of course yung walang kamatayang issue tungkol sa face shield, Doc Ron Jean, no, dahil nga niluwagan na natin, tinanggal na nga yung face shield requirement except for yung mga close contact, close spaces, mga ganon, no. Gusto niyo ho ba sa tingin niyo, no, because of this variant na Omicron, ibalik natin sa dati yung face shield requirement? Yung sa akin yan, ang stand ko talaga yan, mas maganda pa rin na merong face shield sa mga enclosed spaces, no? Kasi doon yung kailangan mo yung second layer of protection, no? Now, kung gagawing mandatory yan because of the possibility of the Omicron, wala ring problema sa akin yun dahil unang-una, that's something that can also protect the, especially the vulnerable population, no? Yun naman ang gusto nating maprotektahan. So, on that note, Tony, no? For me, it's okay lang. It's okay. So final question from me, Paring Danny, baka may question ka pa after this, no? Dahil nga po sa, siyempre, alam naman po natin na magkakaroon na naman mga pagtitipon-tipon, pagsasalo-salo, mga pamipamilya, magkakaibigan para po sa Christmas holidays. What do you advise po, ha? Lalong-lalo na sa mga kapamilya natin na gusto pong magkaroon ng holiday celebrations with friends and family. Actually, talagang ano yan sa mga Pilipino, no? Yung mga gatherings, no? But sa tingin ko, it's too early at this point in time, especially with this Omicron variant of concern na hindi pa natin alam. Dapat doble ingat, no? Kung meron tayong mga ganitong gathering, I totally discourage. Pero kung talagang hindi maiwasan kung gusto nyo, then you have to select kung sino yung maging kasama nyo. And you really have to be careful lang sa mga ganong klaseng gatherings. So meaning to say, be careful kung sino ang makukumbina nyo, kung vaccinated o hindi. Yes, correct. At kung yung venue na kung saan kayo magtitipon-tipon ay may proper ventilation. Malaking bagay. Kung gagawin nyo siyan sa open air, mas maganda siguro rather than in an enclosed space.
Ngayon, okay. Parang Danny, pahabol? Ito, isang pahabol na lang, Doc. Kasi in-approve nga nung US FDA itong molnupiravir, itong bagong oral drug. Somehow, sabi nila, bumababa namin daw yung efficacy din by 30%. Pero tingin nyo ba, malaki ba itutulong nito to treat yung mga COVID symptoms? Yes, Danny, no? Dahil, well, the 30%, medyo malaki ang pagbaba, no? From the initial 50%, no? But at this point in time, na wala tayong ibang gamot na pwedeng masasandalan natin for the treatment of mild to moderate during the early phase of the COVID, then that's already acceptable, no? Until such time, makakita tayo uli ng isang gamot na medyo mataas-taas ang efficacy. But 30% is still 30% rather than compared to nothing. Mm-hmm. Ayun. Oh, sige. So sana maging available na kagad, Doc. Thank you very much po, Doc. Oh. Thank you. Thank you. Okay, ito pala ang tanong ko, Doc Ronjina. Kunwari si kunwari lang naman eh. Kunwari si paring Danny ay makabili na ng molnupiravir dyan sa Amerika. Pwede ho ba niyang dalin, baunin ito pauwi sa Pilipinas? Papayagan ho ba siya? Or aarestuhin siya ng ano? ng PSG. ng PIDEA. Actually, hindi naman illegal na gamot yan. No? And in fact, approved na yan dyan sa ibang bansa. At saka meron na rin tayong approval yan based on compassionate special permit. No? So I don't think that's a problem. So, pero kailangan pa rin ang prescription siguro, partner. Prescription. So, kasi ang mangyari niyan, when you will be bringing that, that's for your own consumption. Hindi mo yan ibibenta. Yan ang ano lang. Basta wag commercial quantity. Baka mamaya maging local distributor ng molnupiravir si Danny. Magtayo ng butika yan. Binibigyan mo kong idea. Hindi, hindi natin gagawin yun. Hindi natin gagawin yun. Kaya lang yung description, panilangan yung doc, di ba? Yes, kasi even in the US, no, you need a prescription for that. No? So, ibig sabihin, kung auwi ka dito dahil pinescribe ng gamot mo yan doon sa doktor mo, you can bring that because that's your own medication. May symptoms na ho inumin yan, di ba? Yes, pag may symptoms at saka talagang confirmed na COVID ka. Ganun ba? Hindi kailangan. Hindi ito preventive, hindi prophylaxis. Dapat ito ay meron ka na symptoms at diagnosed ka na talaga with COVID. Doc Ronjin, salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. Thank you so much sa paglilinaw sa mga katanungan ng ating mga kapamilya. Yes, thank you Danny and Tony. Stay safe always. Salamat din po at in advance, maligayang Pasko po sa inyo at sa inyong pamilya, Doc Ronjin. Thank you. Alright, so yun po mga kapamilya ang ating pug segment. Vax lang to. Sana nga po ay nalinawan po ang inyong mga katanungan patungkol po sa mga bakuna contra COVID. At kung meron pa po kayong mga katanungan, siyempre po pipilitin po natin na masagot lahat po yan sa susunod po na yugto ng Vax lang to. Bumebuelo pa lang pagbigkas mo, Vax lang to. Bumebuelo pa lang ako. Okay, sige. So, Vax lang to. Isang minuto na po makalipas ng alas 10 ng umaga. Magbe-break lang po na kami ni paring Danny. Magbabalik po kami sa ilang sandali. Tutok lamang po kayo dito sa Teleradyo. On the spot! Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino, may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon, sa nag-iisang Teleradyo. Gawin nating super saba-duper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating Teleradyo. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa Teleradyo Balita alas 7. Mamulat ang mata sa mga kaabang-abang na isyung hatid ni Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report alas 8. Ituloy ang paggalaw-galaw at maging fresh, beautiful at healthy. Kasama sina Dr. Luisa at Coach Harris sa Your Daily Dose alas 9. Pataasin pa ang energy mo sa mga winner na tips at pakikipagkwentuhan kay Tita Winnie Cordero sa Winner sa Life alas 10. Isama naman sa pamimili ang inyong bida consumer na si Alvin El Chico alas 11. Mas damhin ang saya ng weekend at mag-chill kasama si Brother June Banaag sa Dr. Love alas 12. Talaga namang super panalo ang Sabado mo kapag kasama ang nag-iisang Teleradyo.
Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang teleradyo. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview sa SRO. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Martes at Huwebes, pagkatapos ng TV Patrol sa nag-iisang Teleradyo. Saktong celebration tayo kapamilya dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question. Walang mai-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Okay, mag-ready na. Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat niyong gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa Sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali. Sa oras ng programang Sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Bakit nagka-problema sa audio ang ating balita ngayon? Ah, ganun ba? Okay na okay eh. Hindi ko alam. Ba't siguro, yan talaga mga problema sa mga via remote. Pasensya na mga kapamilya. Dahil nga po sa dapat po ay may pagbabalita po ang ating on the spot. Si Jackie Pascual, nagkaroon lamang po kami ng konting problema pong technical. No, anyways, so paring Danny, meron tayong susunod na panauhin at siya po ay siyempre makakapiling din natin via Zoom. Siya po ang sasagot po ano sa ilang po mga issue patungkol po sa darating na halalan 2022. Now, isa po sa mga katanungan na yan ay kaugnay pa rin po ng ating call it on question of the day doon po sa bagong polisiya, no, social media policy ng Google Philippines na hindi sila tatanggap ng anumang political advertisements simula February 8. Yun po ang simula ng official campaign period for national candidates at tatagal po yan hanggang May 9, araw mismo ng halalan. So, paring Danny, paki-introduce mo na yung susunod na panauhin natin. Okay, nakabang na siya via Zoom. Walang iba kundi ho ang spokesperson ng COMELEC, si Director James Jimenez. Good morning, Director, si Danny ho at si Tony. Yeah, good morning, Sir Danny, Sir Tony. Gandang umaga po. Oo. So, sir, bigyan nyo lang kami ng magiging implikasyon nito, itong naging desisyon ng Google Philippines na ipagbawal yung mga political ads daw, no, sa darating na halalan doon sa kanilang kanilang tanggapan, yung Google Philippines. Ano ba ang magiging, kasi alam ko marami umaasa sa mga social media platforms. So, Google Philippines is one of those major social media platforms. Well, unang-una po, no, magandang balita ito, no, na nagpo-pause sila, no, or pansamantalang titigil sila sa pagtanggap ng political ads. The reason for that obviously is because sa tingin natin, pwedeng maglagay ng maraming ads sana
at dyan mo matatago yung gastos mo, right? Because walang regulation eh ang gamit ng internet for political campaigning. So but tama kayo, you raised the point, a very good point, no, na paano yan eh marami mga kampanya sa online. Yes, because of the pandemic. I'd like to point out na itong pause ng Google is only for paid ads, which means yung regular people and even the candidates can still use the platforms like social media platforms to put out their their campaign materials. Hindi lang sila pwede mag-advertise. So hindi sila pwede mag-advertise, hindi sila pwede bumili ng espasyo sa Google. So that's basically what it means, no? For example, YouTube. Pangkaraniwan, pag nag-on ka ng YouTube, merong tinatawag na pre-roll ad. Yung bago mag-start yung video mo, may ad muna. Bawal silang bumili ng ganung klaseng space. Pero pwede sila maglabas ng YouTube video nila, no? So hindi naman malaking kawalan ito sa kanila, but at the very least, no, mababawasan yung expenses na ng mga kandidato, and hopefully magbabalanse eh. Yung mga hindi masyadong kayang bumili, eh makakasabay na sila dahil ano na to eh, parang kanya-kanyang bakas na to eh. Pero magiging problema din kasi diyan, Director James, no, yung siyempre ang campaign strategy ng bawat mga nasa iba't ibang kampo, yung political camps, eh gagamitin din nito for all their di ba, political interest. Pwede rin ho diyan na magamit na for their yung mga masasabi natin misinformation, yung mga ganon, yung mga fake news na posible talagang gamitin just lang para lang ma-advance nila yung kanilang political interest. Ay, totoo po yan. Eh, talagang identified naman natin na ang mga internet platforms ay pangunahing distribution channel ng fake news, no? Pero hindi naman po naglalabas kasi ng fake news. Just let's be fair, no? Marami din ang matatanggal na power kasi ang fake news usually binabayaran yung mga ads na nilalabas nila. So, mababawasan 'yan to that extent. Pero yung viral at false news na content, medyo ibang usapin po 'yan. Hindi po 'yan apektado dito sa political ad post ng Google. Partner? Meron pa ako. The Director James, kahapon yes, po nag-abang yung mga taga-suporta po ni Senador Bongo sa labas ng inyong tanggapan sa COMELEC at hinihintay nila na mag-file na siya ng kanyang withdrawal of candidacy. Meron na ho ba siyang indikasyon na pupunta na ho siya sa COMELEC today or in the next few days? Wala pa rin po. And I'd like to emphasize, no, that despite his public announcements, hindi pa po siya considered withdrawn kasi kailangan niya po mag-file ng personal withdrawal dito sa COMELEC mismo. And he has not done so and wala namang indikasyon na pupunta siya ngayon. Okay. So, kanyang pangalan, nandun pa rin sa listahan. Yes po. Kasi, kailan po ang sisimula ang pag-imprenta ng balota? Next year pa naman po. Ang target natin is January 15, but we hope to finalize by year-end. So, posible po na hindi pa rin mag-file ng kanyang withdrawal si Senator Bongo by New Year, eh, pagpasok po ng 2022, nasa balota pa rin yung pangalan niya. Yes po. Okay. So, yun lang. Concerned din siguro ng iba na baka malito yung mga tao at akala pa rin nila kung sakali man mag-withdraw na siya talaga, eh kung ang pangalan niya ay nasa balota at meron pong nag-shade ng pangalan niya, automatic, yung vote niya ay stray vote. But the rest of the votes dun sa balota na yon ay hindi naman po mananalify, di ba? Well, kung umabot po tayo sa eleksyon na hindi siya nagwi-withdraw, edi kandidato siya, no? Opa, pero kung kunwari nagwi-withdraw siya after the start of printing, then yes, that situation will happen na pag may bumoto dun sa pangalan niya, stray vote po yon. The rest will stay good. Pero yung boto niya, ilangin lang natin for records, but it will not be part of the final tally. Ayun. Kasi parang sa tingin ko, may epekto yun doon sa ibang mga kandidato, paring Danny. Kasi
Kumbaga, instead of voting for a current ano for a candidate, no? Uh-huh. Eh boboto sila doon sa taong hindi na pala tumatakbo. So masasayang uh-huh. lang yung boto nila. Yes, meron pa akong katanungan, paring Danny, ha, if you yeah, excuse go ahead. Me. Oh, go ahead. Palinawan lang po natin kay Director James, doon po sa mga petition, no, to disqualify the candidacy of former Senator Bongbong Marcos, nakabinbin na po ito sa dalawang division ng COMELEC. Tama po ba, Director James? Tama po. Mm-hmm. Ano po ang susunod na mga hakbang po ng mga division po ninyo? First and second division, tama po ba? First and second division po ang may hawak ng kaso nila ngayon. Mm-hmm. Well, meron opo, at this point, no, may proseso naman tayong sinusundan. At ang ginagawa natin nga, meron tayong preliminary conference and after that, tatanggap tayo ng kanilang written memoranda. After that, magde-decide na po yung ating mga division. Ah, okay. So wala pa hong, how would you say it, specific timetable kung kailan po mare-resolve itong mga petitions nito? Wala pa po. Mm-hmm. Tapos, question po, ano, siguro para lang dun sa mga ibang hindi sila familiar with the workings of COMELEC, bakit po sa iba-ibang division pa kailangan i-raffle itong mga petisyon na inihain against the candidacy of Bongbong Marcos? Well, I think the key word is what you said, sir, raffle. Ito mm-hmm. ay random, ito ay talagang hindi na didesisyonan ng ano, no, ng basta-basta nira-raffle po ito. So pag napunta siya doon sa isang ano, sa isang division, doon siya mapupunta. Now, does this mean na you know, may tsansa na magkaiba ang desisyon ng bawat division, especially if they're talking about the same case? Not mm-hmm. necessarily, no? Because kapag magkakapareho naman ang kaso sa iba't ibang division, may posibilidad naman na i-consolidate, no? So, tingnan natin kung mangyayari yun dito. And kasi, and I hope you don't mind my asking, Director James, no? Simpleng tanong lang. Kung kailangan po bang i-raffle talaga to separate divisions sa mga petition or dapat po na COMELEC unbank, no, as a whole ang duminig sa mga petition na ito, why not do that? 'Yun siguro yung tanong. Well, because po ang ano, no, ang structure ng COMELEC is precisely divided into two divisions. Kasi kung lahat didinggin ng unbank, edi wala tayong matatapos na kaso, no? Kaya natin kailangan ng dalawang division para dalawang grupo ang nagtatrabaho at the same time. Whereas if you were to leave it all to the bank, de medyo inefficient 'yon. Pangalawa, the unbank has appeals jurisdiction, no? Appellate jurisdiction 'yan. Ibig sabihin, kailangan merong pang higher body than the division para mapag-apilahan ng ating mga partido. Ayun. Okay, so thank you ah, nadilinaw ni Director James. Kasi yung mga katanungan din ng iba, paring Danny, eh, para lang siguro, simple lang naman yung iniisip nila. Bakit hindi na lang yung buong COMELEC ang mag-decide? Bakit kailangan hatiin mo pa yung first at saka second division na mag-decide? Anyway, paring Danny, may tanong ka pa? Yeah. Director James, kasi for now, di ba, kulang pa ng tatlong commissioners kasi magre-retire, di ba, sa February pa, yung tatlo. Year, si Guanzon, si Abbas, at saka si Antonio ko. So for now, they can still function, no, until February, yung kanilang whatever itong remainder nito sa disqualification case, they will be still be visible, no, part of the process. Tama ho ba yun? Tama po yan. They will remain commissioners until the day they retire, which is February 2. Ayun. Oo. Kasi baka maka-apekto nga doon sa sinasabi ni Tony kung mag-unbank, eh baka hindi na sila yung ano, mag-function. So, sila pa rin ho yung magde-decide, no? Yes po. Okay. Okay, sige, chine-check ko lang. Ah. Sandali lang, paring Danny, kung meron tayong mga pahabol na tanong. Kung minsan may mga nagte-text sa akin, hindi ko kasi kaagad nababasa. Pero siguro, habang nagtatanghanap ka, partners, Director James, ano ho ba yung mga immediate concerns na nakikita nyo as we progreso towards the election? For now, syempre wala na tayo ni-expect na substitution kahit nag-withdraw na, o sinasabi niya verbally nag-withdraw na siya. Wala na, imposible na yung mga substitution by this time, di ba? Yes po, unless namatay or na-disqualify, wala na po tayong ano ngayon, ano, substitution. Sa ngayon po ang talagang inaalala natin, ano, ay yung
proliferation ng fake news or misleading information. Paano nyo mare-regulate yun? Well, yan po talaga ang ginagawa natin ng paraan. Ano? Nakikipag-usap naman tayo sa mga social media platforms at meron naman tayong arrangement with them na mas mabilis nating ma-identify, ma-flag at ma-take down yung mga fake news na nakikita natin. Medyo masalimuot nga lang yung proseso nila. No? But we have to do that. Kaya nga po tayo nagpapasalamat dito sa Google kasi maganda itong ginawa nila. No? This lightens the load somewhat and perhaps it will be a template for other social media companies to follow. So for now, pwede hong, posible pa rin ho na merong mag-withdraw pa rin ho from any ito, mga positions that they are that they filed earlier, no? Pwede pa rin mag-withdraw. Pero yun nga lang, wala na yung substitution, di ba? Posible yun. Tama po yun. Kung voluntary ang withdrawal, ibig sabihin, kusa silang umatras, hindi na po sila pwedeng i-substitute. Ayun. Okay. No, parang Danny, ha? Naku, napakaraming mag-withdraw. Sabi mo nga, maraming mag-withdraw ngayong buwang ito dahil pila sa ATM, yung mga nag-withdraw pang shopping. Ay, Tito joke. Grabe, Tito joke talaga, oh. Director James Jimenez ng Commission on Elections Education and Information Department. Thank you, Director James. Good morning. Ayun. Parang Danny, kita mo naman, oh. Talaga, yung mga withdrawal dyan, oh. Hindi pa naman talaga final yun, eh. Kumbaga, eh, nagpahayag lang ng withdrawal. Pero hindi pa niya ginagawa. Kailangan formally mag-submit siya ng withdrawal. Oo. Narinig ko yung soundbite niya eh. Parang nagagalit pa nga siya. Bakit ba kayo nagbabadali kung mag-withdraw ko? Eh, hindi na news yun. Sinabi ko na ka na withdraw ko. Kailangan niyo pang abangan yung pupunta ako sa Comelec. Yung mga galing na i-irritate. Kasi nga, oh, hindi, wag siyang mairita. Kasi nga, yung salita niya na nag-withdraw ako, eh hindi pa formal, hindi pa final yun. Kumbaga, yun nga sabi walang, ni director eh. Hanggang sa hindi mo pa na ipapile yung mismong withdrawal mo for candidacy, eh laway lang ah, yung sinasabing withdrawal. Kumbaga, hindi pa talaga tapos ang kwento dyan. You cannot discount that he might just change his mind again at magkaroon na naman po ng another interesting chapter, no, sa laban ng administrasyon dahil ang mga kalaban nga nila ay si Bongbong Marcos. Anyway, so mga kapamilya, time na po para malaman kung ano naging sagot na ating mga kapamilya sa ating call it and question. At yan pong itatanong sa ating mga kapamilya sa labas ng Gimpilan na ating on-the-spotter na si Lady Vicencio. Good morning, Lady! May gusto kang sabihin sa mga isyong ating tinalakay? Tawag na! Text na! Kulina na! Tony at Danny, para sa halalan 2022 na limitado ang face-to-face campaign dahil sa COVID-19 pandemic, malaking tulong sa mga kandidato ang paglalagay ng political advertisements sa telebisyon, radyo at social media para mas makilala at maabot ng mas malawakan ang mga botante. Malaking bagay nga ito, lalong-lalo na ang social media para makaapekto sa pagdedesisyon ng mga botante, lalong-lalo na para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na mataas ang paggamit ng internet. Pero nag-anunsyo na nga ang Google na hindi muna sila tatanggap ng political advertisements na nagpro-promote o laban sa sino mang kandidato mula sa election period hanggang sa silence period. Kaya naman, tinanong natin ng ilan sa ating mga kapamilya kung ano ang kanilang saloobin sa naging hakbang ng Google Philippines na hindi ito tatanggap ng anumang uri ng advertisements kaugnay sa halalan 2022. Ay, kasi may pananoon yung mga plataforma ng kandidato, doon mo sila nakikilala, ay bakit nila tatanggalin? Para sa akin, ayaw ko. Hindi ako sangayon. Natatanggalin. Okay na, ma'am. Kasi may iba naman paraan para ano, kung may gusto silang tulungan ba or ipahayag. Hindi naman kailangan sa talagang advertisement talaga. Sa maya, election, may ano naman yun, limit time kung kailan ka mag-ano. Sa akin po parang mas okay. Mas okay po na wala sa internet kasi marami pong lumalabas na mga fake news sa internet po, di ba? Sa mga paid advertisement ng mga government, hindi man po natin alam kung tama yung mga sinasabi nila. Mas okay po siguro ano, face-to-face campaign na lang para po sa akin. Sana i-allow pa rin nila kasi ano, another platform yun para ma-reach nila ng mga ibang kandidato yung mga walang kakayahan para gumastos, para ma-reach nila yung mga ibang lugar na hindi nila kayang puntahan.
sa Google. So, tama lang naman siguro na tanggalin na lang nila yun kasi wala rin naman na mapapala yung mga taong bayan sa ano na yun eh. Mga sinasabi, mga platform ng mga kandidato eh. Di rin naman natutupad, wala rin nangyayari. Ganun din naman po yun. Okay na yun sa mga TV lang na campaign nila yung nakikita kaysa sa Google. Lalo na yung mga biglang nag-ads pa ng mga ano nila, campaign. At ayan nga ang opinion ng ilan sa ating mga kababayan. Balik sa inyo, Tony at Danny. Alright, thank you so much, ha? Lady Vicentio. Salamat sa mga kapamilya natin na nasa labas ng himpilan na nagbigay ng kanilang saloobin sa ating Call It On Question. Alright, simulan ko na, paring Danny. As usual, meron po tayong sagot mula kay Bea A. ng Mandaluyong City. Sabi niya, ha, I have no say about Google advertising. Pero mahaba-haba yung say niya sa rest of the message. Ang sabi niya, they just follow their giant company policies. However, we see so many political ads on TV already. I don't know if they're legal. Yet, huge billboards are put up depending on local government approval against election laws, but they sneak it in anyway. What else is going in under the table? Dishonest now, dishonest to the country later. COMELEC watchers and spies must start their job now. Actually, Bea, hindi naman illegal yung mga advertisements, mga campaign materials na tinatayo ngayon dahil kahit labas pa po ito sa official election campaign period, ay wala pong rule na nagbabawal sa kanila na simulan na yung kanilang mga pagpo-promote sa kanilang kandidatura. Paring Danny? To create awareness lang, wala namang vote for ganito. Galing sa ating suke si Virgilio De Deres, tama lang po para walang istorbo. Bulahan lang naman po ang mga ads na yan. Sige, tuloy mo yung next two. Basahin ko na si Lisa Toots Mariano. Sana pati sa Facebook. Ayun, sabi niya. Tuloy mo na yung isa pa, paring Danny. Si McDowell Mendiola, sabi niya, that's a smart move dahil gagamitin lang ng mga bulok at trapong politiko sa Pilipinas ang kanilang platform sa mga pambobola, panloloko at kasiningwalingan. Tayo na lang mga Pilipinong hindi pa namubulat at patuloy nagpapagamit sa mga group-centered and self-serving ng mga tao sa pamahalaan. Mm-hmm. Sige, paring Danny, I will read the next three, ha? Tapos yung next three. Sige, go ahead, partner. Si Jogi Jing Barsaga Razon, ang sabi niya, dapat pati Facebook at YouTube daw. Sabi niya, ipagbawal na rin yung mga political ads. Si Christine Palakay, maganda yan para fair sa lahat. Pati sana sa YouTube at FB, dyan mo makikita kung sino ang hindi troll ang account. At si Caloy Torres, sana sa lahat na ng social media platforms, hindi sila tatanggap ng political ads para bawas ang mga toxic messages. Paring Danny. Sabi naman ni Lina Ho ng Claridel, Bulacan, okay lang po, hindi naman ako masyado gumagamit ng Google. Sabi naman ni Arceli Lazaro, magandang morning. Tungkol sa Google, okay lang. Yun, kundi sila mag-advertise kasi di naman lahat na sa Philippines may access, lalo na di abot ng Wi-Fi. At sabi ni At Madam 14, the integrity of the use of Google might be abused by the election campaign ads. Okay. Si at Wayfar nga ba ito? Tama. Tama lang na hindi tatanggap ng ads ang Google, YouTube upang hindi magamit ng mga kandidato na ang layunin ay linlangin ang mga taong bayan sa kanilang platforma na puro kasinungalingan lang. Na kapag nakaupo na sa pwesto, ay nakalimutan na mga ipinangako. Lahat ay napako. Si at Toshiro Sia, good move, Google Philippines. At si at Ibarra 1898, saludo ako sa Google Philippines. Hindi mukhang pera, di tulad ng iba, pera-pera lang at sila yung madami. At finally, at Driveway Keep, ang FB, este, Meta, Twitter, TikTok, YouTube, IG at iba pa, kailan? Ay, ganun. Parang gani, may era ka pa bang messages na natanggap? Wala na akong nakita ng reaction. Can I just mention, no? Nag-text muli po sa atin, ha, si dating senador Pong Biazon. Sir, good morning, ha. Ang sabi po ni dating senador Pong Biazon, sarsuela equals media mileage plus panglilito, pangluloko, pagsisinungaling plus. Ano 'yon, yung sa Google Philippines? Yeah. That's part of the, you know, yung basa po ni senador Pong Biazon. Thank you, sir, ha, sa panonood. So, pero nilinaw naman ni Director James, sabi niya, pero tuloy pa rin, pwede pa rin silang mag-create ng awareness for their own candidates, di ba? Hindi naman kailangan magbayad sila ng ads, di ba? Yun nga rin ang ano nila. Oo, di ba?
Malusog doon, pwede pa rin nilang gamitin ang kanilang ang Google for that purpose. Ay, okay. Paring Danny, bago tayo magpaalam, gusto lang po sana namin ipaalala sa ating mga kapamilya, viewers and listeners, na bukas po ang ating pong pagtatanghal ng ating presidential interviews. Yung ikaw ang on the spot sa ating pong programa. Bukas ang ating pong makakapiling ay ang presidential candidate na si Kalyodi de Guzman. So, pipilitin po natin siyempre na mas malalim pa no yung pagkaalaman natin sa mga plataporma, sa mga panukalang polisiya, de gobyerno, ni Kalyodi de Guzman kapag siya po ay sumalang sa ikaw ang on the spot. Bukas pa rin po yan, alas 9 ng umaga. Dito po sa Teleradio on the spot. At siyempre po, inaanyayahan na rin namin kayo ni paring Danny na makinig pa rin sa aming ABS-CBN Halalan podcast na pinamagatang POVXYZ. Sa Spotify po, pag nag-search kayo, i-type nyo po POV colon, colon po, XYZ para lumabas po yung podcast. Nakakatatlong episode na po kami ni Paring Danny at salamat po sa lahat po ng mga nag-download at nakinig po sa ating podcast. Yung ikatlong episode, Paring Danny, napaka-relevant, napaka-timely. Tama. Dahil ang issue doon ay yung pag-urong-sulong ng mga kandidato, hanggang ngayon, tapos na po ang period of substitution, may mga umuurong pa rin, Paring Danny. Marami nagtatanong, partner, ano ba yung POVXYZ? Sabi ko, ang ano kasi acronym yan. So POV is Points of View ng Generation XYZ. So karamihan mo na tinatalakay namin dito, yung saloobin ng mga kabataan, yung Generation XYZ. Na kami ay sumasali sa talakayan bilang mga lost generation kami ng aking partner na si Tony. Ayun. Anyway, so sa Twitter po, sinabi po ni Flor Gomez, I've already finished listening to the 3 episodes of POVXYZ after work. Sometimes on Saturday, ano kaya ang 4th episode? Abangan mo yan, Flor, ha? Hinahanda na natin, siyempre, yung ika-4 na episode natin sa podcast. Anyway, so tapos babatiin na natin, ako, si Ann Calomarde sa Japan, ha? Ay nagpapahinga at nagpapagaling dahil na-aksidente siya. Sabi nga niya, buti na lang daw at kinabusta natin siya. Ayun, sabi niya, may classmate ako nung grade school, regular viewer ng On The Spot pala, nag-message agad sa akin, niyari mo daw ako sa programa mo. Hindi naman, Ann. Kinamusta ka nga namin at gusto nga namin na gumaling ka kaagad. Nanonood din pala yung classmate ko, si Joseph Santos. Nahihirapan din minsan siya magpadala ng mga tanong. Gusto niya sumali sa Colitan. So, salamat ha, classmate ha, si Joseph Santos, nanonood sa atin. Nasa Amerika siya, partner. Ayun, okay, very good. So mga kapamilya, happy birthday na po ah. Greetings natin. Sige. Happy birthday. Paring Danny, I will let you do the honors. Okay, happy birthday kay Brother Randy Borromeo. Happy birthday! Charmaine Yu. Si Christine Escarilla. Happy birthday! Christine Cho. Tapos Allen De Los Reyes. At si Archie Minla. Happy birthday! Alright, pahabol ko na rin. Happy birthday! Napakarami po nating kamapilya, kapamilya. Yeah, kaya birthday nga. Yun nga. Sige. Sige, gusto mo? Basahin mo na parang Danny. Sige, ikaw naman. Binasa ko na yung ano. Okay, basahin ko na. Basahin mo na. Ating kasama, pareho ba tayo listahan? Miranda De Quiros. Yun! Happy birthday! Happy birthday! Okay. Rudolph Valenzuela. Yun! Happy birthday! Yaman. Si Jack Batallone. Happy birthday! Baka meron ka pang dagdag. Ito yung kopya ko. Baka meron pang dagdag na kapamilya. Ito, dating kapamilya din natin. Si Timmy Nubla. Birthday rin. Happy birthday! Yes, Timmy Nubla. At ang aking kabatch, hindi naman kabatch, pero kasama ko sa college dati, ha, sa UP, si Rafi Garcia. Happy birthday sa'yo, Rafi. Happy birthday! Ay, tapos si Diego Castro pala, Paring Danny. Anak ni Angelo. Anak ni ACJ. ACJ. Angelo Castro. Nagbe-birthday din pala ngayon. Happy birthday, Diego. So, ayun mga kapamilya po, ang ating programa today. I hope na kayo po ay nakapulot po, ng dagdag na kaalaman doon sa ating Vax Lang To segment. At syempre po doon sa ating mga panayam kay Director James Meres. Bukas po, abangan niyo po yung ikaw ang on the spot namin ni Paring Danny with Kalyodi de Guzman. So we'll see you tomorrow at 9 o'clock.
ng umaga dito po sa Teleradyo. Ako po si Kakanturing Tony Velasquez. Ako naman po si Danny Buenafe, Yotata, Pilipinas. Galing ng Pilipino saan man sa mundo. Ingat! Alright, paring Danny, see you tomorrow! Bye-bye! Bye-bye! Ingat! Ingat! On the spot! Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Magpulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kapamang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang iisang Radio. Tatlong dekadang nangunguna sa public service, patuloy na isusulong ang pagtulong. Bawat problema susolusyonan. Bawat reklamo, aaksyonan. Ito ang programang laging malalapitan at iyong magiging sandigan. Action Man Julius Babaw at Bernadette Sembrano. Lingkod Kapamilya! Magandang umaga, mga kapamilya! Araw na naman po.